DZR Rich. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa lahat ng mga Pilipino all over the world, kumusta na po kayo? Martes tayo ngayon, ikawalo ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pag-asa ay diniklara ang pagtatapos ng habagat. Ikapitong araw ng filing ng Certificate of Candidacy, dinagsa ng mga kandidato. Governor Junbe Crimulya ng Cavite, manunumpa ngayon bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Papalitan niya si Secretary Benhur Avalos na nagdeklara na o nagpala rin ho kahapon ng kanyang COC sa pagkasenador. Anim na kasunduan nilagdaan ng Pilipinas at ng South Korea. Sikat na single-serve pizza chain sa South Korea, nagbukas naman sa Quezon City. Ah, ito pala yun. Tatlong miyembro ng NPA patay sa bakbakan sa Lanao del Sur. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Iringa City. Sa detalye ng mga balita, opisyal nang idiniklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat at ang bansa ay lumipat na ngayon sa panahon ng Northeast Monsoon o Amihan. Ayon sa Pag-asa Administrator na si Nathaniel Servando, naging batayan nila ang paghina ng habagat sa nakalipas na ilang araw. Tinukol pa ni Dr. Servando ang paglakas ng high pressure system sa Silangang Asya na unti-unti nang nagbabago sa mga pattern ng panahon sa bansa. Ang Northeast Monsoon ang dahilan kaya't nagsisimula na rin maranasan ang mas malamig na panahon sa ilang bahagi ng kapuluan. Dahil lumipat na ngayon ang bansa sa Northeast Monsoon, sinabi ni Servando na maaari nang ideklarang opisyal lang pagsisimula nito sa mga susunod na linggo. Ang amihan ay karaniwang nagsisimula sa unang bahagi ng Nobyembre at tatagal hanggang Pebrero. Ilamas na ninyo yung inyong mga jacket. Lumalamig na ang panahon. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na manunumpa bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government ang kanyang kapatid na si Cavite Governor Junbe Crimulla ngayong araw. Ito yung makarang iwanan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos ang kanyang pwesto. Naghain ito ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ang Kirimulya, nakatakda rin atras ni Governor Junbe ang kanyang kandidatura para sa 2025 elections. Samantala, sinabi naman ni Governor Junbe, makabubuting ang Pangulong Bongbong Marcos na lamang ang tanungin sa bagay nito habang wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang. Dinagsa ng mga kandidato ang ikapitong araw na paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sa tala ng COMELEC, umabot ng 49 ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagtakbo bilang senador, habang 50 party list naman ang nagpile ng Certificate of Nomination and Acceptance. Dahil dito, meron ang kabuang 127 senatorial aspirants na maglalaban-laban para sa 12 pwesto lamang. 137 party list ang lalahok naman simula ng mag-umpisa ang COC filing nitong October 1. Paalala ng COMELEC, hanggang ngayong araw na lamang, October 8, ang paghahain ng COC at CONCAN para sa pagtakbo sa national at local position para sa susunod na halalan. Tatlong senatorial aspirants sa ilalim ng bagong Pilipinas slate ng Pangulong Bongbong Marcos ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa ika-anim na araw ng filings na Manila Hotel kahapon. Kabilang sa mga nagsumite ng kanilang COC, sina Senator Bong Revilla Jr., dating Senator Manny Pacquiao at resigned Interior Secretary Benhur Avalos. Ayon kay Avalos, sakaling pala rin siya sa 2025 midterm elections. Plano niyang isulong ang mga panukalang makapagpapababa sa presyo ng kuryente, lilikha ng karagdagang trabaho at magpapaunlad sa sektor ng agrikultura.
Sinabi naman ni Revilla na marami pang dapat natapusin na panukalang batas kaya't nais niya muling maluklok bilang senador. Maliwanag ni Revilla, mula sa halos 20,000 na mga panukalang kanyang naiyain sa Senado, 400 pa lamang ang ganap na naipatutupad bilang batas. Ipagpapatuloy naman ni dating Senador Manny Pacquiao ang kanyang paglaban sa korupsyon at nais niyang makabalik sa Senado. Bukod kina Revilla, Abalos at Pacquiao, naghain din ang kandidatura sa pagkasenador sina dating Senador Gringo Hunasan at retired Army Colonel Ariel Querubin. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Handa namang bumalik sa Senado ang dating senador na si Bam Aquino. Naghain din ang kanyang Certificate of Candidacy ang dating senador sa ilalim ng Partido Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino para sa 2025 elections. Sakaling mahalal, sinabi na Aquino na isusulong niyang libreng kolehiyo sa pamamagitan ng kanyang inakdang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Yan din ang pagtiyak ng trabaho para sa mga kabataan. Makakaasa rin daw mga botante na mapupunan nila ang hinahanap ngayon ng tao pagdating sa politika. Nagsilbing senador si Bam simula 2013 hanggang 2019 pero natalo siya sa kanyang re-election bid noong 2019. Naghain din ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador si dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson. Ayon kay Singson, kung papalarin, naas niyang mapadali ang planong modernisasyon ng mga transport vehicle sa bansa. Sa katunayan, nakausap na umano ni Singson ang transport sector, kabilang rito ang Magnificent Seven at Manibela. Kung mananalo, handa rin umano siyang maglabas ng sariling pera para makapagbigay ng discounted na e-jeepney para sa mga chuper. May magandang panukala din si Gov Chabit eh. Bibigyan niya daw ng credit card. Bubukas niya sa isang bangko para magbigay ng credit card sa lahat ng mga Pilipino. Hindi kaya lalo silang mabaon sa utang. Naghain na rin ang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sina dating Senador Gringo Hunasan at Marine Colonel Ariel Corbin para na sa 2025 midterm elections. Para sa tatakbuan dalawa bilang independent candidate. Ayon kay Corbin, kung papalarin bilang senador, nais niyang ipagtanggol ang karapatan sa teritorya ng bansa sa West Philippine Sea. Para naman kay Hunasan, nais niyang bumalik sa Senado. Nainiwan niya noong 2018 matapos na may talagang kalihim ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Hala sige! Last day ngayon ng panahon ng filing ng COC. Pagtakbo naman ng superstar na si Nora Honor. Ha? Pati si Nora? Sa 2025 midterm elections, kinikwestiyon ng ilang mga fans. Bakit naman, Morley Alinio? Morley, good morning! Ising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Pasensya na ha, medyo paus ang inyong tita ganda, Morley Alinio. Anyway, marami sa mga kababayan natin ang hindi kumporme sa gagawing pagtakbo ni Nora Honor sa darating na eleksyon na kung saan kahapon ay naghain siya ng kanyang certificate and acceptance na kung saan ay second nominee siya para sa People's Champ Party List. Ang yun sa mga kaibigan natin sa showbiz, sana raw ay mas nag-focus ang superstar sa kanyang karamdaman. Dahil sa kanyang speech, obvious na kinakapos ng hininga ang naturang superstar. Bukod pa sa sinasabing iba't iba nga raw ang sakit ngayon ng naturang actress, high blood, diabetic at kung anik-anik pa. Sabi ng taong bayan, sana raw ay nanahinik muna at nagpagaling ang superstar. Gayun din ang pananaw ng marami nating kaibigan, particular na sa ating mundo, showbiz. Well, sana nga rin daw ay hindi na lang tumakbo muna pansamantala si Dr. Willie Ong sa Senado dahil kailangan itong pagbuhusan ng pansin, atensyon at panahon ang kanyang tumor o cancer sa kanyang abdomen. Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion sa isyung ito ng pagtakbo ni Nora Honor at Dr. Willie Ong. Yan ang ating DZRH Showbiz Chismis. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Thank you. O nga naman, may katuwiran ho yung mga fans. Ano ha? Ate Guy, baka naman pwede mo isaalang-alang. At dun sa nambobola sa kanyang party list, utang na loob. Maawa naman kayo dun sa ali. Ano ha?
14 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, pinagtingpan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalan lokal na nagmamalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang sa 50% ng gross ticket sales para sa kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga nagpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang nang naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, nakatakdang maghain ang Certificate of Candidacy o COC ngayong umaga. Si San Juan Mayor Francis Zamora sa ilalim ng team Makabagong San Juan para sa kanyang ikatlo at huling termino sa pagka-alkalde ng lungsod sa 2025 midterm elections. Ayon kay Zamora, nais niyang ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto sa San Juan tulad ng pagpapabuti sa mga infrastruktura, serbisyo at kalidad ng buhay ng mga residente. Partikular na rito ang target niyang pambansang pabahay para sa mga Pilipino program o 4PH. Makabangong San Juan Multi-Level Sports Complex, San Juan City Government Center, San Juan City Crematorium at Columbarium, at San Juan City Command Center at maraming iba pa. Bago mag-file ang kanyang COC, dadalo muna sa isang misa si Mayor Zamora sa Santuario de Santo Cristo Parish bago maghain ang kanyang COC sa Comelec San Juan Office sa San Juan City, Mini Park, Barangay Pedro Cruz. Kasama ni Zamora na maghahain ng COC, si Congresswoman Bel Zamora na muling tatakbo bilang kinatawan naman ng San Juan. Naghain ang kanyang Certificate of Candidacy ang makakatunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto na si Sara Discaya. Kasama ang kanyang pamilya at mga supporter, dumalo muna sa isang misa si Discaya bago formal na naghain ang kandidatura sa pagka-alkalde ng Pasig. Layunan niya ng kanyang pagtakbo na mapaganda ang buhay ng mga Pasigenyo. At kabilang sa kanyang pangunahing agenda, ang pagkakaroon ng tahanan para sa marginal renters o yung mga nangungupahan lamang at informal settlers. Plataforma din ng aspirante kasama ang kanyang team na mag-focus sa smart healthcare o technology-driven programs, de kalidad na education program at protektadong neighborhood kasama ang pangangalaga sa peace and order. Si Discaya, na kilala sa Pasig bilang Ate Sara, ay isang negosyante na madalas na nagsasagawa rin ng mga charity works at medical missions para naman sa mga mahihirap pa. Formal nang naghain ang kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng lungsod ng Tabao, si nating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Kasama nito ang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa kanyang paghahain ng COC dahil si Baste naman ang kanyang magiging running mate. Nagtungo ang mag-ama isang oras bago ang cut-off ng Commission on Elections, Davao District Office. Ayon sa nating Pangulo, nais niyang magsilbi muli at titiyakin na magiging maganda ang Davao ngayon kumpara noon. Una rito, naghain din ang kanyang muling pangkandidato bilang representative ng unang district ng Davao, si Paolo Duterte, habang ang kanyang anak na si Omar Duterte tatakbo bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Davao. Kaya naman si Carlo Nograles na pilitang mag-resign bilang chair ng Civil Service Commission at babalik sa Davao para tumakbo sa isang elective post. Siguro dun sa congressional district, ano ba? Inasalamatan ng Angkoma Drone Party sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdedeklara ng October 15 ng bawat taon bilang National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Ang kay Angkoma Drone Party's first nominee attorney Arnel Gumalia, makatutulong ang deklarasyon upang maitaas ang kamalayan ng publiko at makapagbigay ng komprehensibong suporta sa mga naulilang ina at pamilya. Kabilangan niya rito ang suporta para sa mental health ng mga namatayang nanay, community programs at matalinong gabay sa pangangalagang pangkalusugan. Sinabi pa ni Gumalia, mahalagang magkaroon ng awareness ang publiko upang maging formal o maging normal ang mga pag-uusap tungkol dito at magkaroon ng safe space
ang mga pamilya para sa kanilang mga pinagdadaanan. Pagkakataon din na niya ito ng mga naulila na magluksa at alalahanin ang mga nasawing sanggol habang ipinagbubuntis o pagkatapos na mailuwal at upang malaman nila ang mga alok na suporta ng pamahalaan. Sinabi pa ng Angco Madrona Party List na magsisilbi ring paalala ang Proclamation No. 700 ng Pangulong Marcos sa mga nagluluksang pamilya na hindi sila nag-iisa. Binubuo ang Comadrona Party List ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, pharmacists, doktor, researchers at iba pang mga professional at stakeholder na nais garantiyahin na makakarating hanggang sa malayo at mga liblib na lugar ang basic health service. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas gagawa ng mga sariling armas sa pagbuhay ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP program. Ayon naman ito kay Senator o Senate President Chisis Cunero. Detalye na balita mula kay Raymond at Pan sa RH28. Raymond, good morning! Hindi na mamamalimos ang Pilipinas sa mga kalyadong bansa sa mga kailangan nating armas. Ito kay kapag nabuhay muli ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP program. Ayon kay Senate President Francis T. Escudero, magpapalakas ito sa Local Defense Industry Program kapag nalagdaan na ang pagbuhay sa SRDP. Nakatakda itong lagdaan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa SRDP ay may incentive na ibibigay sa mga dayuhang manufacturers na magtatayo ng paggawaan sa Pilipinas, ngunit protektado ang mga local manufacturers. May pagkakataon din na matuto ang ating mga kababayan sa mga makabagong teknolohiya ng mga dayuhang kumpanya sa pamamagitan ng technology transfer na magpapalakas sa local manufacturing ng mga armas. Sabi ni Escudero, hangarin ng SRDP na maging exporter na makagamit ang militarang Pilipinas. Lalawak ang kanilang merkado at lalaki ang kita ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa defense industry. Kabilang sa mga authors ng panukalang batas na nagtatag ng SRDP ay sina Senador Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, Loren Legarda, Ramon Bong Revilla Jr., Amy Marcos at Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paz. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may krisis sa sektor ng agrikultura sa buong bansa. Punto ng presidential scissors, ang katutak ang kinakaharap ng mga problema ng sektor na hanggang ngayon hindi pa rin nahahanapan ng solusyon. Kabilang sa binabanggit ni Senator Amy, ang panay-importation ng gobyerno ng halos lahat ng agri-products gaya ng bigas, gulay at prutas, samantalang sagana naman dito ang Pilipinas. Sa amin o sa Mindanao, nabubulok lamang po ang rambutan at ang lonsones, utang na loob. Sinidere ni Senator Marcos ang pag-aangkat ng seafood sa pamahalaan, gaya na lang ng galunggong at cream dory, kahit tambak naman ito sa Sambuanga, Tawi-Tawi. Suporta niya ang kinakailangan ng mga magsasaka at mga mangisda at hindi ang lunurin ng imported mga produkto na unti-unting pumapatay sa kanilang kabuhayan. Iminungkahi ni Senator Amy na bigyan ng transport subsidy sa mga ito upang mapadaling maibiyahe sa Metro Manila ang mga ani at mga huli. Dapat din na niyang bilhin na lamang ng gobyerno mga produkto ng mga local farmers at mga fisher folks at magtayo ng mga cold storage facility. Bigyan naman ng tulong si Senator Bongo sa mga mahihirap na residente ng Socorro Oriental Mindoro kung saan higit sa 200 indigents na mga beneficiaries ang nabigyan ng ayuda. Bahagi ng kanyang commitment na magbigay ng serbisyo sa mga nawala ng pag-asa sa buhay. Kanyang video message, ginait ni Senator Go ang dedikasyon niya sa serbisyo publiko at ito'y lumalalim na sa panahon na tulad nito. Kasabay ng panawagan na magbayanihan, magmalasakit ang kapwa Pilipino. Bilang chair ng Senate Committee on Health, sinabi ni Senator Go na tuloy ang pagbibigay ng tulong medikal sa mga malasakit center. Iba't ibang lalawigan at hinihikayat niya ang mga residente na may problemang medikal magtungo lamang sa malasakit center. Partikular na yung nandyan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Calapan City. Ang malasakit center ay naitatag noong 2018, isang one-stop shop. At na pinagsama-sama dito ang mga kinatawan mula sa DSWD, Department of Health, PhilHealth at PCSO nang sa gayon, hindi na pumunta kung saan-saan ang mga nangangailangan ng tulong medikal.
tayo mga mamis. Pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunod ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on Tessa Chocolate, Madden Sembleman Cotton, gawa ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, suspendido ang lisensya ng driver ng isang ambulansya matapos dumaan sa EDSA bus lane, lula ng 7 pasahero kasama isang bata na nanggaling lamang sa excursion. Ayos ha. Ginagaya niya si Mayor ha. Sa mga probinsya kasi, yung mga ambulansya for official use also. Yan ha. Ang galing, di ba, ginagamit kung saan-saan. Ayon sa Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation, naharang ng mga traffic enforcer ang naturang ambulansya sa Ortigas Station, October 5. Dito natuklasan na hindi mga pasyente ang sakay ng ambulansya, kundi mga pasahero na galing lamang sa excursion. Base sa sticker ng sasakyan, pag-aari ito ng Barangay Malaban sa Binyan City, Laguna. Kung nyo pong matatandaan, ipinagbabawal ang pagdaan ng ambulansya sa EDSA bus lane kung wala itong sakay na pasyente. At sino mang lalabag ay papatawan ng 30,000 pesos na multa. Dapat yan, ayun, hindi lang suspendido, kansilado na. Hindi ka ba isang kalahating ogag? Alam mo nang ang bawal yung bit-bit mo dyan sa ambulansya mo. Gusto mo pang makaiwas sa traffic, dadaan ka dun sa bus lane. Jesus, may ginoong buhay ito. Mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng shield bath soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge nyo, subukan ng shield bath soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. 2,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Para may nagluluto lang ng almusal. Parang ano yan? Parang ano tawag dito? Karahay. Pero hindi ho yan karahay. gawa sa metal. Obvious ba? Gawa sa metal. Anong ginawa dyan? Aba, hindi ho natin alam. Pero tingnan ho ninyo yung logo ng ang Comadrona Party List. Yung isang item na ginamit dyan, nandun. Nandun sa picture na yun. Check ho ninyo. Ayan, para ho sa inyo mga sagot, ang inyo pong hula ay padala po ninyo sa 0919-282-6485. Ayan, kailangan sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho naman doon sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Sige, sali na para may chance po kayo manalo. 2,000 ang naghihintay na premyo ngayong araw na ito sa ating mahiwagang tunog. Ngayon, pagkatapos ninyong gumawa na kung ano-ano, pinagbabagting nyo yung mga bagay na nandyan sa bahay nyo. Ha? Mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Abangan po ninyo ang ating mga special coverage. Lalong-lalo na ngayong araw nito sa huling filing po ng Certificate of Candidacy, dalawang probinsya na Maguindanao, mga inendorso ng kandidato sa pagka-gobernador, vice-gobernador at kongresista. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakotang, RS19. Assalamualaikum, Jun! Alaykum assalam, Kuyang Angel. Formal nang naghain bilang kandidatong provincial governor ng Maguindanao del Norte si Datu Bla Mayor Datu Marshall Sinsuat na inindorso ng 12 municipalities ng probinsya at official ding inindorso ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP.
maging running mate ni Mayor Marshall Sinsuat si Sultan Kudarat, former Mayor Tukaw Mastura, bilang kandidatong provincial governor na Maguindanao del Norte na dating kaalyado ng Katunggaling Family Alliance o BGC. Makakatunggali naman ni Mastura at Sinsuat ang mga official candidate ng Al-Ittihad UKB na sina former TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato sa pagka-governor at bilang vice governor naman si Bay Aini Sinsuat. Habang maglalaban naman sa pagkakongresista na Maguindanao del Norte, sina incumbent Congresswoman Dimple Mastura ng BGC at former 1st District and Cotabato City Representative by Sandro Sema under naman sa UBJP. Habang sa Maguindanao del Sur, official candidate ng UBJP sina Dato Satalayan Dato Ali Mitimbang bilang provincial governor at running mate niya si Ustads Hisham Nando, habang official candidate naman for Congress under UBJP si former Maguindanao Governor and former 2nd District Congressman Dato Ismael Toto Maudadato laban sa kanyang pinsan na si incumbent Congressman Tong Paglas. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Samantala, mga re-eleksyonista naman sa mataan, naghahain na rin ang kanilang certificate of candidacy kahapon. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Kahapon, araw ng Lunes, October 7, dalawang kandidato sa pagka-mayor ang naghahain ng kanilang COC kasama ang kanilang vice mayor at mga konsyel ng bayan at isang tatakburing gobernor. Nakakalabanin nito ang nakaupong gobernor na si Governor Jowitt Garcia. Ang unang nag-file ay sa bayan ito ng dinilupihan. Ang nakaupong si Mayor Tong Santos ay nag-file ng kanyang COC kasama ang kanyang paring vice mayor na si Fernando Manalili na di pa alam kung may makakalaban sila. Habang sa bayan ng Hermosa, si Mayor Jopit Inton na ang kanyang may bahay naman ang siyang nag-file ng COC sa pagka-mayor. Ito si SBMA Director Attorney Ann Adorable Inton. At ang Vice Mayor naman nito ay si dati pa ring Vice Mayor na si Patrick Rillosa. At sa Governor, nag-file naman ang dating Mayor ng Pilar na si Beth Santos. Nalalabanan nito ang nakaupong si Bataan Governor Jowitt Garcia. Ngayong October 8, huling filing, sabay-sabay na rin magpapile na COC ang mga tatakbo sa 2025 election at magkakaalaman na rin ngayong araw kung sino ang kanilang makakatunggali sa 2025 election. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. May paawa kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, exciting din dito sa Metro Manila. Si Mayor Lani Cayetano ng Taguig ay nag-file na rin ang kanyang COC. Sabay in-endorso si Taguig Patero, si Representative Ricardo Cruz Jr. Si Congressman Ricardo Cruz Jr. naman ang makakalaban ni Lino Cayetano, ang bayaw ni Mayor Lani. Kapatid ni Senator Alan. Sa politika talaga, no? Ah? Ay, sus, may ginawa ito. Anyway, sa mga magpapile ng kanilang COC ngayong araw nito, magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng ating mga sarili laban po sa mga mikrobyo. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, ha? Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family raming alcohol, parang DZRH, abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, maganda umaga po sa mga magaganda nating mga kumadrona, sa mga pogi nating mga kumadrona. Ah, Asex Cecil Banca Santos, kumusta na ho kayo? Ah? Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations then kay Colonel Gene Pajardo. Ngayon po ay Brigadier General Gene Pajardo na. Ayan, meron na ho siyang one star sa kanyang pong balikat. Ha? Si General Pajardo po ay produkto ng Philippine National Police Academy noong 1996. Dagal na pala, ano? Pero alam ba ninyo, si Colonel Gene Pajardo, ay General Gene Pajardo ay isang abogado. Nagtapos po siya ng abusya sa Jose Rizal University at pumasa sa bar noong 2009.
Congratulations! Ay, maganda umaga po sa ating Midnight Singers. Diyan po sa San Diego, California. Diyan po sana kanilang panghahanda. Boss Manny, at saka si Tita Cora, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda, si Ma'am Lloyd, at saka si The Debonair, June Yambao. Ayan, nagre-ready na ho sila para sa kanilang konsyerto. Mukhang kailangang ilipat na ng venue dahil mas marami na daw ang bumili ng tiket. Hindi na magkakasya sa... Hindi nagkasya sa Arenet, inilipat sa... ano tawag dito? Sa Bukawi. Bulacan, ha? Doon sa... Ha? O sa Philippine Arena. Eh, hindi nakasya. Sold out ng tiket, wala pang date. Inaabangan na. Daig pa si Olivia. Ano yun? Ha? Rodriguez. Oh. Ay, nako. Anyway, sa mga kababayan natin all over the world, kumusta na ho kayo? Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. At sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng kapuluan, sa mga nakatutok sa ating mga seafarers, uy, ingat po yung mga marino natin, ha? Huwag kayong dadaan muna ng Middle East routes, ano? Ingat ho kayo, ano? Alam mo naman natin yung ginagawang bumbahan ngayon ng ano? Ng Israel at saka ng Iran. At kung uuwi ho kayo ng Pilipinas, huwag nang bumili ng imported na tsokolate dahil meron tayong produkto dito sa Pilipinas na gawa ng mga magsasaka. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim nga po ng mga nyugan para mag-produce sila ng dekalidad na kakao beans at ngayon ay pinaprocess bilang tangerine chocolate, ang brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po ito sa 0919-095-5935. May mahigit 10 barrels po ang tangerine chocolate na ang mga materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ganyan ho natin dapat suportahan ang ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kampo ng Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ni Attorney Romulo Makalintal, isang batikang election lawyer na walang kapangyarihan ng Commission on Elections, na magkansila ng Certificates of Candidacy ng mga kandidato na may kasong administratibo at dismissal order mula sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Makalintal, limitado lamang ang kapangyarihan ng COMELEC na magkansila ng COC sa mga tumatakbong may final o penal na hatol sa kasong kriminal at napatawan ng perpetual disqualification. Base ito sa Holosos versus Comelec case noong 2013 na nagsasabing ang kanselasyon ng COC ay pwedeng gawin lamang sa mga aspiranteng may kriminal na kaso with final conviction. Ibig sabihin hanggat walang pinal na hatol sa isang kandidato na nahaharap sa criminal case, may kalayaan pa rin itong tumakbo at ang taong bayan na ang bahalang magdesisyon. Isusulong nga ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang pangkakaroon ng bangko ng masa at na credit card para sa lahat ng mga Pilipinong edad 18 pataas oras sa manalo bilang senador. Ilan lamang ito sa mga sinasabing platforma ni Singson sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kumpiyansa ang dating gobernador na tutugon ang kanyang bubuing programa sa financial exclusion ng milyon-milyong mga Pilipino maging ang mga OFW anuman ang kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Sa pamamagitan ito ng pagpapadali ng application sa pagkuha ng bank account. Iginit ni Singson, 77% ng mga Pilipino walang bank account kaya kadalasan itinatago na lamang ng mga ito ang kanilang pera sa ilalim ng unan na kapag nawawala naman nagiging sanhi ng away. Okay, may katuwiran si Chavit. Oo, yung iba nga, di ba yung poste ng bahay ng kanilang kubo, nilalagyan ng butas, magkatapos doon ang, yun ang ginagawang alkansya. Ang problema, yung anak na adik-adik na nakawin, pinakailaman yung poste ng bahay, buwal ang bahay, hindi lang yung barya. Hindi na usi yan, ha? Hindi na usang alkansya ngayon. Oh, marami ng plastic dyan na ano, baboy-baboy, di ba? Samantala, kompletos rekandos naman ang inilatag ng legislative agenda ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Reta III mula sa murang pabahay, tulong sa mga vulnerable sector
hanggang sa proteksyon ng mga kababaihan at mga LGBTQIA+ community. Maling maluklok bilang kongresista ng Lone District ng Malabon, itutulak ni Mayor Oreta ang isang panukalang batas na sisiguro sa proteksyon at inklusyon ng mga kababaihan sa economic development ng bansa. Sinabi ng longtime public servant sa ilalim ng garantisado at tuloy-tuloy na suporta para sa mga ina, solo parent, byuda, breadwinner, young women at mga babaeng biktima ng gender-based violence at mga kababaihang nangangailangan ng tulong para sa trabaho, makatitiyak siya na lahat ay mga mapapangalagaan. Siyempre, mabibigyan din ng trabaho, kabuhayan, serbisyo medikal, lalo na sa panahon ng emergency at kalamidad. Isusulong din ni Oreta ang isang komprehensibong anti-discrimination policy para sa mga membro ng LGBTQIA+ community. Layo na niya ng pagbibigay ng social protection sa mga membro ng LGBTQIA members ang pagkakapantay-pantay at ito rin ang pipigil sa anumang uri ng karahasan. Sa usaping pangkapiligiran, pasok naman sa 10 priority legislative agenda ni Oreta ang pagripaso sa Clean Air Act upang masiguro na maprotektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagdalima sa air quality guidelines ng World Health Organization. Itutulak din ng three-time Malabon Mayor ang development ng renewable resources ng enerhiya gaya ng solar, hangin at tubig, ganyan din ang pagbuo ng implementasyon ng mas efisyente at epektibong flood management system. Pero sana nga ho, meron hong mag-embrace sa mga nag-aspire na tumakbo bilang mga elected official, ano? Lalong-lalo ng mga gobernador, mga mayor, yung sinimulang proyekto ho dyan po sa Ipo at Angat Dam o Angat Watershed ni Congressman Dador Plato, ano ha? Yung pagtatanim po ng kawayan. Napakahalagang programa ho yan para mapanumbalik natin ang sigla ng ating mga bundok. Magandang umaga po kay Congressman Dador Plato ng Bulacan. Tuloy nyo lang ha, yung inyo pong programa para po sa kawayan. O nga, bukas nga maluka usapin natin si Kong Ador. Ano ha, makamusta natin ano latest doon sa airport na yan ng pagtatanim po ng kawayan. Text nyo nga sa akin, sino ho yung mga LGU na may mga ganyang klase ho ng programa, ano ha? Sa pagpapanumbalik ng sigla ng mga kawayan. Sa Quezon, si Governor Helen Tan, ang kanyang programa ibalik din ho yung mga bundok na pwedeng ibalik ang sigla ng mga bundok na pwedeng taniman ng kawayan kasabay ng pagdidevelop po ng iba't ibang mga programa o mga proyekto o mga negosyo na may kinalaman po sa utilization ng bamboo. Alas 4:41, pwede na tayong mag-take ng ultabayo ha. Pero sabi ho ng mga dalubasa, isang oras bago ho tayo matulog, yan pinakamagandang mag-take ho ng ultabayo para ma-achieve ho natin yung talagang desired nating benepisyo ho nito. Ano ba itong ultabayo? Yung ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial sa Japan o kaya't hindi po kwentong kutsero ang pinagbabasihan po ng postbiotic bilang food supplement para po sa tao. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. At napatunayan din po sa pag-aaral na habang tayo po ay natutulog, pagpasok ho ng postbiotic sa katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang commander ng ating immune system. Kaya pinalalakas na ho ng nitong ating katawan, itinataboy yung mga toxins at pinalalakas ho ang ating immunity. Siyempre, pagka magandang tulog mo, magandang kondisyon para bang pagharap ng salamin. Uy, het, ang pogi mo ngayon. O, di ba? Ganyan ang dating. Di ba? Pagka nakakapag-ultabayo. Yan, ha? Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyong galing po ito sa Teoxys Adventures. Baka may mga tanong pa ho kayo, may mga concerns ho kayo. Itakso ninyo ang 0917-110-6580. Halimbawa, gusto nyo malaman kung nakaka-stress ba ang pagkandidato. Abay, mag-text muna ho kayo dyan para malaman nyo ano bang mga sakit ang po pwedeng ihatid sa inyo ng pagkandidato. 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag ho natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan na. Kaya sa panahon ho na matindi ang hamon ng stress, pagod at puyat, mag-ultabayo.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nakita ko kanina yung picture ni Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, kumusta ka na ha? Si Dr. Kim Tan po naman ay ipinagmamalaking anak ng mga taga Lucena. Naniniwala si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ng Zamboanga City na ang pagbulusok ng trust rating ni Vice President Sara Duterte ay dahil sa pagtanggi nitong sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa paggastos ng pondo ng kanyang tanggapan na nasilip ng Commission on Audit. Ang pahayag ay ginawa ni Dalipe kaugnay ng resulta ng survey nitong Setyembre ng Strathbase Incorporated kung saan bumaba ng 16% ang trust rating ni BPNDI mula 45% noong July. Bumagsak ito ng 29 itong Setyembre. Sinabi pa ni Dalipe na ang porsyento ng mga sumagot ay mas mataas ang tiwala kay BP Sara. Bumaba ng 10% na lalong nagdiin sa laki ng pagbagsak ng kanyang kasikatan. Sa tingin ng leader ng Kamara, nagdidemand ang transparency at accountability ang taong bayan kay BPNDI sa gitna ng napakaraming tanong na hindi niya nasasagot. Ay, teka muna, may lindol. Santo Tectonic magnitude 5.0 sa may Caraga, Davao Oriental, 4:20 ngayong umaga. Tectonic ang origin, magnitude 5.0. Antamayanan po natin ang mga detalye. Yuel, bigyan mo nga ako ng detalye nito. Mag-a-update sa atin si Yuel mamaya dito po sa Lindol na naramdaman dyan po sa Caraga. Intensity 3 ang naramdaman sa Nabunturan, Davao de Oro. Pero okay, magalala na pagka intensity 3, parang niyanig lang ho ng konti yung inugyug lang ng konti yung inyo pong higaan. Maganda umaga, Pilipinas! Magkita man sa 46 million pesos nalaga ng illegal na droga, sinamsam tatlong high-value drug individual na timbog sa Cordillera. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Tagumpay muli ang kinasang anti-illegal drug operations ng Cordillera PNP sa loob na isang linggo. Matapos masamsamang higit 46 na milyong pisong halaga ng mariwana at mahulin tatlong individual na sangkot sa illegal drug trade. Nagpatupad ng 12 operasyon ang Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region sa lalawigan ng Apayao, Benguet, Caringa, Mountain Province at Baguio City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 153,080 piraso ng fully grown marijuana plants, 1,800 marijuana seedlings at 129,000 gramo ng tuyong daon na marijuana. Sa Mountain Province, winasak ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Police Office ang 27 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. Sinamsam naman ng Kalinga Provincial Police Office ang 18.1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana at hinuli ang isang high-value individual. Tagumpay namang sinamsam ng Benguet PNP ang tanim na marijuana na nagkakalaga ng 988,000 pesos. Samantalang magkaiwalay namang natimbog na mga operatiba ng Apayao Provincial Police Office at Baguio City Police Office ang 22 high-value individual sa kinasang anti-illegal drug operations. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Jose Gina ay naimbagkakabsat sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Ayan ha, sabi ni Mark Domingo, walang bank account kasi karamihan naman, walang ilalagay sa bangko. Totoo ka. Tama naman. Magandang umaga din po sa mga naninirahan sa Republic ng Pilipinas at Dukha. Kayo talaga. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kansas City at sa mga suki natin sa New York, USA. Oras sa buong kapuluan, 47 na makalipas ang alas 4. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga na bahagi naman sa mga residente ng lokal na pamahalaan ng Makati ng specialized monitoring kits laban sa diabetes at hypertension si Makati Mayor Abby Binay. Sa uling tala ng Makati Health Department, 1,000 hypertension at diabetes kits ang naipamagay na sa mga residente sana all. Ayon kay Mayor Abby Binay, bahagi ito ng kanilang programa para mapanatiling nasa maayos na kalagayan ng mga Makatisen. Mailayo sila sa mga lifestyle diseases. Ganyan din, inaabisuhan pa rin ang mga residente na bantayan ang kanilang kalusugan.
Siguraduhin ninyong maayo sa inyong kinakain at dapat mag-exercise. Walang pag-alaw sa presyo ng gasolina ngayong Martes kasabay ng taas singil ng diesel at kerosene ngayong araw. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 1.20 kada litro ang presyo ng diesel. Aray ko po! Habang 70 centimos naman ang taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ito ay dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng Iran. Alam niyo, ngayon talaga nagkalat ang fake news. Sabi nung kabila, hindi na naman daw naging efficient yung Iron Dome. May mga nakapasok pa rin mga tama, yung bomba. Sa panig naman ng Israel, ang sinasabi niya, at saka ng US, sabi nila, no, wala yan. Minimal lamang naging impact. Nananawagan naman ang grupo ng mga dairy producers sa Department of Education ipasa sa National Dairy Authority at Philippine Carabao Center ang implementasyon ng milk feeding program ng ahensya. Sa ilalim ni Dairy NotPed President na Danilo Pausto, sinabi nito kay Education Secretary Shani Angora, mas magiging epesyente ang programa ng ahensya kung ibabalik ang pagpapatupad nito sa National Dairy Program o sa National Dairy Agency. Ano? Tama nga naman. Sinabi pa ni Pausto, mababawasan din ang gawain ng mga guro at NepEd kung iaatang na lamang sa NDA ang feeding program o yung milk feeding program ng mga bata. Nasa ganyan mga teacher, makapokus na sa kanilang mandato na magturo. Ikinatawa naman opisyal ang hindi pagtuto ng kalihim ng edukasyon sa kanilang mungkahi hanggat na hindi niya ito labag sa umiiral na batas. O para mabawasan ho yung problema ho ng mga teacher. Pero sa totoo lang, magpapalakas po ito sa dairy program natin eh. Sa dami ho ng mga nakatiwangwang na lupa, pwede ho taniman niya ng napier. Di ba? Tapos mag-alagi ka ng kalabaw at saka ng kambing. O dili ngayon ng baka. Hanggang sumaklolo naman si Senator Amy Marcos sa mga sinalanta ng Super Typhoon Julian sa bansa. Bagamat maulan pa rin ang panahon, pinilit ng Presidential Sister bumiyahe patungong bayan ng Claveria at Tugigaraw City sa Cagayan. Personal na kinumista ni Senator Amy ang mga biktima ng bagyo at inalama ang pangangailangan ng mga ito. Bitbit ng kapatid ng Pangulo ang paunang tulong ng kanyang tanggapan para sa mga nasalanta ng Super Typhoon gaya halimbawa ng mga pagkain at medical kits. Kasama rin ni Senator Marcos na bumiyahe sa Cagayan ang NutriJeep upang mamahagi ng Nutriban sa Rescaldo para sa mga taga Santa Prasedes sa Claveria at Tugigaraw City. Nanlumo si Senator Amy sa mahigit 33,000 mga magsasaka na naperwisyo ng Bagyong Julian habang mahigit naman sa 600,000 piso ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Mahigit sa 934 milyon naman ang pinsala ng bagyo sa sektor ng imprastruktura, kabilang ang pinsalang tinamo sa Cagayan Valley, Ilocos at Cordillera Region. Motorcycle rider patay matapos bumangga sa konkretong poste ng kuryente sa Calasiao, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos, Yakabasanid, si Kayamin sa ating makababayan sa Pangasinan. Freddy. Patay ang motorcycle rider na nakilalang si Edgar Datugan, 41 anyos, may asawa at residente ng Barangay Kisban, Calasiao, matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa poste ng kuryente. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, naganap ang aksidente alas 10 ng gabi sa Barangay Kisban kung saan pauwi na sa kanilang bahay ang biktima nang malus control ito sa manubela dahil ng pagbangga nito sa poste at dahil sa wala itong suot na helmet, napuruhan ang ulo at mukha ng biktima na nadala pa sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Paalala ng mga otoridad, ugaliin ang maging defensive driving at magsuot ng helmet bago sumakay ng motorsiklo para maging ligtas sa pagmamaneho. Ito si Freddy Pajardo, RH30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy, at ingat ho ang ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan.
Ay, teka nga pala ha, para ho sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit na yon sa buong housing industry ha. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Matakin nyo with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after takeout ng Pag-IBIG housing loan. Kaya't ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob mismo ng township, yung pong mga amenities na gaya halimbawa ng eskwelahan, simbahan, palengke, department store, mga grocery at marami pang iba. At higit sa lahat, pati munisipyo. Ayan ha. Kaya't napakagandang investment opportunity dahil napakalamit lamang din po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung kayo po ay bibili ngayon hanggang sa Disyembre, bah, pagka sinuwerte kayo, bago pa ang kotse nyo sa Pasko. Diba? Bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Bakit nala? Ah, okay. Pilipinas! Nakababa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Goyo Larrazabal, dating Kamala Commissioner po, kasama na natin. Goyo, magandang umaga po sa inyo. Naimuntag kong, salamat sa pagtawag. Oy, nakita ko, nag-file ka ng COC ha. Nag-file kami kahapon kong. Ah, para sa? Para sa party list. Ah, party list din. Party list kami. Oo. Our party list is Partido sa Bagong Pilipino. Partido. Organization sa Bagong Pilipino. Kaya Bisaya man. Ah, Partido sa Bagong Pilipino. Akala ko. Oo. Akala ko, yun yung ano, yung Bagong Pilipino Party ng Pangulo. Yung pala, Partido sa Bagong Pilipino. Bagong Pilipino. Ah. And ang iba, they think it's the same, but the PBP was started in 2019 pa eh. Matagal na to eh. Ah, it's a political movement? It's a political movement, and I mean, we want change. We do service, nagbibigay kami ng water filtration systems, medicina, but it's not the aid. It's not the parang aid-based approach. No, it's ang ginagawa namin. In-empower namin yung mga tao. Tulungan namin. We help them help themselves. Diba? Pero kung kayo tatanungin, ano yung piece of legislation na gusto nyong i-prioritize should you win a seat in Congress? Well, una is, nakita kasi namin kung 53%, based on UNICEF data, 53% of all households in the Philippines walang access to safe water. Di ba nakakataka? 53% sa buong Pilipinas, mga bahay, walang tubig na mainom na safe. So, I mean, ang legislation namin is to provide a system or enhance the water distribution system and access to water all over the Philippines. And pangalawa is, alam mo yung program ni Secretary Favier na Dr. Toro Barrios? Oo. We'll enhance that. Ibalik natin yan kung ibalik natin yung healthcare. Hindi na kailangan pumunta sa mga poblasyon. Ang mga doktors na at pupunta balik sa mga rural areas, para mga tao, alam nila, naalaga sila. Diba? Nakakalungkot nga yun. No? Wala yung programang yun ni dating Senator Johnny Plapier. No? Yeah, but siguro, grassroots talaga. We need to push it talaga. And ako, sa probinsya, alam po ninyo, ang kilalang doktor doon ng mga kababayan natin, kumadrona. Di ba? Yung, tsaka yung mga BHW. Yung mga barangay health workers, yun ang akala nila, doktor. Yung BHW, kawawa yun eh. Because sa pag-ikot-ikot ko, ito nakakalungkot na yun eh. Kasi yung mga barangay healthcare centers, kung papasukan mo yan, kadalasan, ang laman lang yan, pag-BP, wala silang medisina, wala nga silang gatas eh. Kung cotton. Walang mga basics na parang, ano ba to? Pero di ba kasi devolved na yan? LGU ng ano yan? LGU na mamahala ng mga BHW natin? Yeah, but ang mga health centers, walang masyadong access to medicines. So, two-prong yun. More access to medicines and more access to healthcare workers, healthcare professionals. So, ako naman,
pamilya kami ng mga doktor. So, we'll get insights from them kasi hindi ako doktor. I'll get insights from them on how to make legislation effective. Mm-hmm. And maramdaman talaga na tao. Kasi amin is, slogan amin is, power to the barangays. Ibalik natin ang progress. We make sure the progress will help the barangay officials make sure that progress reaches them na. Oho. Kom, baka na may programa din daw kayo sa biker. Diba? Okay. Kasi, sa mga siklista. Oo, kasi, alam mo, cycling talaga, during the pandemic, nauso talaga yun. Everybody bikes kasi hindi makadrive, diba? Mm-mm-mm. Pero pagkatapos, wala ng pandemic, wala na rin. So, we need to refocus on that and develop a cycling infrastructure sa Philippines. Mm-hmm. Now, that's uniform. That's designed by cyclists, di ba? Kasi, napansin namin, maganda na now, there are bike lanes, but parang kulang. Mm-hmm. There has to be a uniform approach sa whole country. Okay. So, may na-close up ng siklista, happy sila, like, may mga legislators ng mga siklista. So, magtulong-tulong tayo. Ayan. Oo. Anyway, long march pa ang inyo pong kakaharapin dahil dugay-dugay pa ni kampanya ko. Start ng campaign, February pa. No, ha? So marami pa kayong pwede pang magawa at maisulong. Doon ho sa mga kababayan natin, may mga agenda na gustong isulong sa Kongreso, abay, lapitan po ninyo si Comgoyo. Ito ho naman isa po sa pinaka-approachable na tao. Kita naman ninyo, madaling araw, pwede mong gisingin. Hindi mo na problema yan because, di ba, exciting to because parang we're part of something new. We're part of something that's going to change life for Filipinos. Lalong-lalo na ngayon, tubig at saka yung kubeta. Naku, sinasabi niyo pa yun. Oh my God. Alam mo, about 30%+ sa buong Pilipinas households, walang safe sanitation. Mm-hmm. Diba nakakadis. Parang ako nalulungkot ako because marami namang ginagawa yung mga yung government now, but parang parang we need to help them. Kailangan tulungan natin sila para i-focus yung attention sa mga sa barangay. Lalong-lalo siguro yung basic services talaga. Sa amin naman, wala kaming, but we just want to help. And sa feeling namin is, kung makatulong kami, tutulong kami. Attorney Goyo, maraming salamat. We'll be in touch. Ha? Thank you. Thank you for joining us this morning. Salamat. Partido sa bagong Pilipino. Bagong Pilipino. Ang website ha. Ang website bagongpilipino.com. Okay, Partido sa Bagong Pilipino. Bagongpilipino.com. Attorney Goyo, maraming salamat. Thank you for joining. Salamat, magbuntag. Thank you. Si dating Comelec Commissioner Goyo Larrazabal. Maganda umaga, Pilipinas. Isang lalaki nagmaneho ng motorsiklo sumalpok sa gutter ng daan, patay. Yan po isa na balbiliran. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Maupay nga aga, Jimmy. Isang lalaki patay matapos sumalpok ang minamaneong single motorsiklo sa gutter ng daan sa bayan ng Naval Biliran. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Joe 24 anos binata, residente ng barangay Talahid, Almeria, Biliran. Nangyari ang insidente alas 4:15 ng madaling araw sa National Road Barangay Agpangi, Naval Biliran. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nagmamaneho ng single motorsiklo na Honda Click 125 galing Naval Biliran papuntang Almeria na mawala ng kontrol ang manibila at sumalpok ito sa gutter at nagtamo ng maluhang sugat sa katawan ng biktima. Itinakbo ang biktima sa Biliran Provincial Hospital subalit idideklara na dead on arrival ng attending physician. Mula dito sa DYV Vilakson Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang salamat mo, Jimmy. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio,
DZRH TV at DZRH Online kasama si Kuya, Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Alamin natin na magiging langgay ng panahon, lalong-lalo pa tayo po'y nasa panahon na ng amihan. Nasa transition na tayo. Ma'am Rhea, magandang umaga. May bawang ka bang jacket? Naka-jacket po tayo na yun. O kasi malamig dyan sa inyo eh. Ay, pero maganda yung jacket nyo ha, lalo yung may magandang logo. Sana all meron. So anong inaasahan natin, Ma'am Rhea? Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin po nating minomonitor itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na sa or huling namataan sa layang 305 kilometers kanluran po yan ng Coron, Palawan. Pero itong nasabing low pressure area po ay wala nang masyadong madalang mga kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy ng mga pagulan sa anumang bahagi po ng ating bansa. And mostly offshore or nasa karagatan lamang yung mga pag-ulan na dala nito. Hindi din po natin inaasahan na ito ay magiging isang ganap na bagyo at posible pong malusaw sa susunod or within the day itong nabanggit po natin na LPA. Pero areas pa rin po ng Quezon pati na rin ng Bicol region ay posible pong makaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng epekto ng easterlies. At pagdating po ng tanghali hanggang sa gabi ay mataas po yung posibilidad na areas din po ng Calabarzon pati din dito sa Metro Manila ay makakaranas din po ng mga thunderstorms. So magbaon lamang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay generally fair weather conditions po tayo. Liban na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang boost ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Wala din po tayong gale warning na kataas sa anong baybayin ng ating bansa. Malaya po mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At may bagyo pa rin po tayong minomonitor na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kumikilos po ito papalayo ng ating bansa. Kaya hindi po natin inaasahan na makaka-apekto po ito sa anong bahagi po ng ating kapuluan sa mga susunod na araw. At hindi din po inaasahan na papasok ito ng park. Ah, buti naman, oo. So, ibig sabihin, itong araw na ito, maliban lamang sa mga bandang hapon, okay para sa mga magpapile ng Certificate of Candidacy? Yes po. Walang ulan? Meron naman po, pero hindi po. Hindi pala ano? Tuloy-tuloy po. Hindi maladilubyo. Hindi naman po. Pero tamang-tama ito, dahil malamig ng panahon para mainit ang, para malamig ang kanilang ulo. Ano ha? Ayan. Tama po. Okay, Ma'am Rhea, thank you. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At kung kayo po may mga importanteng lakad, patungo kayo sa mga piling tanggapan ho ng COMELEC para mag-pile ng inyong COC. Magbaon din ang proteksyon laban sa microbio. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghahapon naman natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reach book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po sa mga taga Melbourne, Australia. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, may payo po si Senator Bong Revilla sa mga artistang gustong pasukin ang politika. Yan pong i-report sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami ang nagulat sa pagpasok muli ni Nora Honor sa politika at tumakbo siya ngayon bilang second nominee ng bagong party list na People's Champ. Ang sabi lang naman ni Ate Guy, gusto raw niyang makatulong sa mga taga-movie industry at sa musika, pero marami ang nagki-question dito. Marami ring mga artista ngayon pa lamang din papasok sa politika, kagaya ni Sanjo Marudo, Bayani Agbayani, Abby Viduya, Marco Gumabao, Aljur Abrenica at marami pa. Bilang taga-entertainment industry ay hininga namin ng opinion at payo si Senator Bong Revilla para sa mga kapwa-artista na papasok na ngayon sa politika. Narito ang pahayag ni Senator Bong Revilla. Ano masasabi
siya sa puso. Hindi natin kung pwedeng patahin kahit sino man. Marapatan nila magsilbi. As long na nasa puso nila magsilbi yung pagmamahal sa bayan. Yun naman ang pinaka-importante niyan. Iyan ang pahayag ni Senator Bong Revilla. Ang sabi pa ni Senator Bong, kung talagang seryoso ang mga artistang ito sa public service, dapat ay pag-aralan nila ito ng mabuti kagaya ng ibang artistang politiko na talagang pinag-aralan nila ito dahil seryoso sila sa pinasok nilang political career. Gorgirula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgi. Ay, good morning muna kay Ateni Rene Sarmiento ng Kiling, Talisay, Batangas. Birthday pala nito ngayon, Malu. Kapatid ni Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay. Ateni Rene Sarmiento, nambarang kay Kiling, Talisay, Batangas. Happy, happy birthday. Hindi niya lang binanggit kung senior na ba si Ateni Rene Sarmiento. Pero ang kampiyon ng mga senior citizen... si Attorney Romy Makalintal kasama na natin. Attorney Romy Mac, maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga sa iyo, Angelo, sa iyong mga taga-panood, taga-panginig. Uy, natutuwa sa inyo si Mayor Alice Goo. Bakit? Eh sabi niyo daw, hindi siya po pwede i-disqualify hanggat walang final conviction. Well, wala akong sinasabi sa kanya kundi sa pinumang similarly situated. Ano, kasi nabasa ko nga yung sinabi ng COMELEC na yun daw mga may mga kaso ng dismissal order from ombudsman, ay sinasabi nila na with perpetual disqualification ay cancel daw ang certificate of candidacy. Mm-hmm. Well, with due respect sa ating Commission on Elections, sinasabi namin na ang rule dyan, kahit noon pa man, kailangan merong final conviction sa mga criminal cases. Ina-apply yun, ano ha? Mm-hmm. At sa administrative case, wala namang sinasabi tungkol sa bagay na yan. At yung mga may criminal conviction na kailangan ay final yung decision. Final? May entry, ibig sabihin final, may entry of judgment na? Oo, yung bang hindi ka na nag-appeal, wala kang appeal at wala ka na karapatang magkaroon ng appeal at hindi ka nag-appeal, naging final na yon. Pero kapag ka nagkaroon ka ng appeal, yun ay hindi pa final. Teka muna. Kasi yung mga sinasabing mga dismissal order ng ombudsman ay immediately executory yung dismissal. Yung dismissal lamang ang pwede mong ma-implement. Pero yung accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office, yun ay subject to appeal, kaya hindi yun ang immediately executory. So hindi siya pwedeng, attorney, hindi siya pwedeng gamitin ground ng mga opositor sa kanilang pagpapile ng opposition sa COMELEC? Yes, yun ang aking opinion dyan, no? Sapagkat yun ang ginagawa, yun ang panuntunan noon pa man. Nagtataka nga lamang ako, bakit biglang-bigla na bago na naman ngayon na sasabihin i-implement daw yung perpetual disqualification. Ang sa akin, ang immediately executory yung dismissal. Pero hindi immediately executory yung perpetual disqualification from holding public office. Sabagkat subject to appeal yun. Oh. Kasi sasabihin ng iba, dismiss na nga siya. Oo nga, dismiss siya. Pero yung perpetual disqualification hindi pa ina-apply. Yung sasabihin, bakit ganun? Bakit siya dismiss ka agad? Kaya bakit ka immediately executory and dismissal? Kaya immediately executory and dismissal dahil sa para maiwasan na magamit ng official na yon yung kanyang opisina o kanyang kapangyarihan para mawala yung mga ebidensya laban sa kanya. Pero kailangan mawala siya doon sa opisina. Attorney, ang kaso ni Alice may kinalaman sa citizenship eh. Ako sa bahagi. Hindi ko alam kung ano yung kaso ni Alice. Ano, pero yung citizenship, yung kaso ng citizenship, iba yun doon sa mga kaso ng mga yung mga public official na dismissed ng ombudsman. Okay. Kaya ang hindi ko sinasabi ito na ito ay para kay Alice Goo, sapagkat kay Alice Goo, yan ay citizenship ang issue dyan. So, hindi yung kasama doon sa dismissal order ng ombudsman, yung mga kaso na may kinalaman sa mga dismissed cases ng ombudsman. Pero pwede niya pa rin i-challenge yung issue ng citizenship because na-issuehan na siya dati ng pasaporte, na-cancel nga lang yung pasaporte. Ay, kay Alice Goo? Oo. Ay, siyempre, pwede rin niya. Kay Alice Goo,
pwede siyang i-challenge yung mga nagsasabing hindi sa citizen, ano? Mm-hmm. At yung kaso ni Alice Gu, at saka sino man sa atin, eh, kapag kami nagsasabing hindi tayo Pilipino, it is not our obligation to prove that we are Filipino. Hindi na sa atin ang burden to prove na tayo Filipino. Mm. Ang burden ay nandun sa tao na hindi tayo Filipino para patunayan hindi tayo Filipino. Pero tayong mga Filipino, kung sinabi natin Filipino tayo, kung sino mang magsasabi hindi tayo Filipino, sila patunayan niya. Ang may, may obligasyon na patunayan hindi tayo Filipino. Cancellation of the passport is not enough to justify na patunayan hindi ka Filipino. Ay, yes, hindi ko na yun. Hindi naman yun ang ways of losing one citizenship. Uh-oh. Hindi yun isang mga ground para mawala ka ng citizenship, mawala ang iyong pagiging Filipino. Yung passport, sapagkat maaari may nagkaroon ng falsification, halimbawa, nakakancel yun. Pero it does not mean to say hindi ka Pilipino. Kasi sa ilalim ng ating mga batas na umiiral, hindi ka ang pagka-Pilipino mo ay mawawala kapag ka ikaw ay nanumpa bilang isang mamamayan ng ibang bansa. Mm-hmm. Pero yung ikaw ay, o kaya ikaw ay nagsilbi sa ibang bansa bilang sa kanilang mga armed forces, sa kanilang mga pagigisundalo ka at nanumpa ka sa ibang bansa, yun ang magiging kadahilan kung bakit ikaw mawawala ang pagka-Pilipino mo. Pero yung makancel ang iyong passport, yan ay hindi ground. Ito. Hindi, pero halimbawa, dati ka nga nagsilbi bilang miyembro ng armed forces pero by virtue of dual citizenship, nirenounce mo yun. Ano ha? Hindi pa ba pwede maging basis yun para mabalik yung iyong pagiging Pilipino? Well, yes, babalik ang yung pagiging Pilipino, ano ha? Uh-oh. Yan ang kaso nung Benson versus Kovalev na nagsilbi si Bumaseba na sa armed forces ng ibang bansa. Pero pag ikaw ay bumalik sa naging dual citizen ka, makukuha mo ulit ang iyong citizenship. Pero kapag ka ikaw ay tumakbo sa anumang posisyon, kailangan i-renounce mo na yung iyong pagiging mamamayan ng ibang bansa. Ah, so hindi ka pwedeng dual? Hindi ka pwedeng mag-dual citizen? Hindi pwedeng magiging dual yun, ano ha? Oh. Magiging dual. Kailangan i-renounce mo isa. Pwede ka maging dual kapag ikaw ay butante lamang. Oh, ganun. Kapag ikaw ay magiging kandidato na, abay, kailangan mamili ka. Ano ka ba? Pilipino ka ba? O ikaw ay tagay mong bansa? E, teka muna yan. Okay. Paano yan, Attorney Romy Mac? Dual ka. Senior citizen na. Pilipino citizen pa. Pwede tayo doon. Ano? Pwede tayo yun. Pero yung aking pinupuntos nga dito ay hindi tungkol doon sa issue ng citizenship. Itong aking pinupuntos dito ay yung ruling ng COMELEC na yun daw mga may mga kaso sa ombudsman na nilay na dismissed at tanggal sa trabaho na may perpetual disqualification from holding public office ay sinasabing pwedeng i-cancel ang COC nila. Para sa akin, hindi tama yon. Kasi maging sa mga naging desisyon, yung ginagamit ng basihan, yung Halosos versus Comelec, yun ay applicable lamang sa mga criminal cases hindi sa administrative case. Dahil sa maliwanag na maliwanag yun doon. Kaya ang aking sinabi sa aking statement, kailangan muna yung administrative case na yun maging final and executory. Hindi po pwedeng yung naka-pending appeal ay ma-implement ka dyan. At yan ang umiiral na batas. Yan umiiral na panuntunan sa lahat ng eleksyon. Kahit panung-una-una tayong mga nagkaroon noon pa bang una, ganyan na yung panuntunan. At nakapagbaka, bakit biglang-bigla nabago sa ngayon. Attorney Romy Mac, pwede ba namin kayong ma-invite as legal counsel ng aming party list na binubuo? Ang problema yan. Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Pogi. maraming kasama sa atin. No? Kaya alam, parang tayo yung mag-hain, ano ha? Sa mga susunod na, no? Wala na. Nating ihapul yan. Tsaka, maraming inaapi sa atin, ha? Tsaka baka hindi tayo iboto?
Kasi may masyado kayong mapagpanggap. Maraming mga nasa ilalim ng similar na situation, wika nga. No? Attorney Rami Mac, thank you for joining us. Sama kita umaga po. Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat sa mga tagpanood. Si Attorney Rami Macalintal, isa pong dalubasang election lawyer. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dami pa naman. Het, baka gusto mo sumama rito. Ang dami naming party list na binubuo sana. Oh. Wala lang kami makuhang mga nominees. Eh. Bagong alyansa ng mga Ginoong sinasaktan at inaapi ng kabiyak. Bagsik. Mga general kasama namin dyan. Ha? Maganda umaga sa mga mapitagan. Pwede din dun sa pambansang union ng mga kalalakihang sunod-sunuran sa asawa. Puksa. Alam niyo kung sinong founder nito? Ah, kilalang-kilala nyo. Oo, taga-radyo natin, ha? Meron pa isa. Samahan, sama-samang union ng mga masunurin at pasensyosong asawa. Ang founder namin nito nasa ano, nasa US. Sir Jun Yambao. Sumpa. Oy, maganda umaga sa ating mga Midnight Singers. Maganda umaga, ha? Sir Jun, ha? Ang founder na aming grupong Sumpa, ha? Sama-samang union ng mga masunurin at pasensyosong asawa. Sali kayo, ha? Sino ba? Guwaping party list daw. Ayoko niyan. Pambata yan, eh. Handa tayo namang ano na tayo. May mga puting buhok na, eh. Pwede rin dito, oh. Yusape. Under sa asawa forever and ever. Ay, marami akong kilalang mga justice na kanya. Maganda umaga, Pilipinas! Nangako naman ang PhilHealth ng karagdagang 50% para sa case rates nito. Ito ang pinayag sa DCRH sa radyo natin ni Senator Bongo matapos aprobahan ng PhilHealth ang kanyang mungkahing palawakin pa ang kanilang benefit packages. Ito ay matapos na mabuking na meron palang reserve fund ng PhilHealth na umabot ng 500 billion pesos. Kasabay nito, tinanggal na rin ng PhilHealth ang polisiyang single period of confinement o maaaring i-confine muli ang isang pasyente sa parehong sakit sa loob ng 90 araw. Dahil dito, sinabi ni Senator Go na asahan na magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth matapos na tanggalin ang single period of confinement dahil na rin sa kanyang pangungulit. Tinanggal na nila, effective September 30, aprobado na po ng board. Dahil sa pagkukulit natin sa kanila, sulit yung pangungulit, tinanggal na nila yung single period of confinement. Ibig sabihin po? Yun po, wala na, hindi na. Ipapatupad yung single period of confinement policy. Wala nang ganun. Ibig sabihin, pwede nang i-cover muli. Halimbawa na hospital ka, diarrhea ngayon, bukas na hospital ka na naman dahil sa fever, sa next day na, huwag naman sana, ibang sakit naman. Wala na. Tuloy-tuloy na yung coverage sa'yo. Tuloy-tuloy na. Yun ang nirepaso nila yung policy ang yun. Buti naman. Pero mahirap naman yun, na hospital ka ngayon dahil sa pagtatae. The following week, na hospital ka naman dahil sa pagtatae. Sa susunod na linggo, na-dispital ka na naman dahil sa pag-alite. Kung ako doktor, babatukan kita. Hindi ka na nadala. Hindi, pero tama ho yung single confinement. Pero dapat naman, pangalagaan din natin ang ating kalusugan. Nakiisa naman sa pagdiriwang ng World Teachers Day si Senator Lito Lapid sa La Union ay kay Senator Tolich. Mahalaga ang malaking ambag ng mga kaguruan sa nation building at pagpapalaki ng mga kabataan na maging masunurin sa batas. Tawag na nito, naniniwala si Senator Lapid na mahalagang mabigyan ng karampatang suporta ang mga guro, gayong lalo pat sila ang pundasyon na edukasyon at kinabukasan ng bansa. Magugunit ang maraming batas ang naisulong na ni Senator Lapid sa Senado para suportahan ang pangangailangan ng mga teacher. Kabilang dito ang Senate Bill 2483 o yung Classroom Management Support and Protection for Teachers Act na naglalayong mabigyan ng proteksyon ng mga guro at mga school personnel sakaling magkaroon ng kaso kaugnay ng pagdisiplina sa mga estudyante. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! At muli para sa ating mga seafarers, sa mga balikbayan, pag-uwi nyo ng Pilipinas, huwag na magbitbit ng imported na tsokolate. Ha? Suportahan natin ang produkto ng ating mga magniniyog, ng ating mga magsasaka dyan po sa Laluigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yan pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce po sila ng dekalidad na kakao beans para maiprocess bilang tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935.
I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph naman yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ang raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kampo ang Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kampo Pilipino. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Locally made, but taste and looks global. Nakauwi na sa Quezon ang natagpuang mga manging isda na na-stranded ng 46 na araw sa gitna ng karagatan sa Pasco, Batanes. Kapanayaw ng DCRH, sinilahad ni Infanta Quezon Vice Mayor Lord Arnel Ruanto ang naging anyay matinding katatagan at pananampalatayan ng manging isdang si Tatay Robin Dehilio. Natagpuan ang 49 anyos na si Dehilio na nag-iisa sa kanyang maliit na bangka, 700 kilometro ang layo mula sa kalupaan ng Batanes. Kwento daw ng manging isda na buhay siya na mahigit isang buwan sa tubig mula sa ulan. Mga isda sa paligid at ilang niyog na minsay palutang-lutang sa dagat. Unang naiulat na nawawala si Tatay Robin noon pang nakaraang Agosto 4 bago natagpuan itong September 19. Nabatid na naiwan siyang mag-isa sa karagatan matapos na hindi makasabay sa mother boat dahil naubusan ng gas ang kanyang bangka. Storya talaga ng katatagan at pananampalataya. Dahil for 46 days, tama si Ma'am Garen, wala po talaga makita. Hmm. Wala siyang kasama. Ang umaalala po ninyo during the time since August 4, may dalawang bagyong dumaan sa atin. Oo. At nakasama po siya doon sa talagang tinamaan ng bagyong ito, and he survived. Ano po, ang kanyang laging nasa isip ay talagang hindi siya pababayaan ng Panginoon. So talagang dasal po ng dasal si tatay at umaasa na siya ay makikita. Mabuti, matibay yung kanyang bangka, di ba? Oo. Masayang sinalubong naman ang kanyang pamilya si Tatay Robin ang makauwi sa pamamagitan ng aerial transport mission mula sa Batanes patungong Quezon. Kaya sa mga nawawala ng pag-asa dyan, kapit lang, may awa ang Panginoon. Patay ang tatlong rebelding New People's Army sa engkwentro ng tropa na militar sa Kapay Lanao del Sur. Na-recover ang 4 na rifle sa mga nasawing sina Rochi Singaman, Wendy Luis, Hernan Gainalang, mga miyembro ng dispatch team ng Sub-Regional Committee 5 ng NPA. Nakasagupa sila nila ang Joint Task Force Sampela ng AFP Western Mindanao Command nang walang naitalang nasaktan sa panig ng mga sundalo. Nabatid na bukod sa nangyari, tiwala naman ang kanilang command chief na si Lieutenant General William Gonzalez magpapatuloy pa ang matagumpay na operasyon sa mga susunod pang mga buwan. Anim na Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa ginanap na bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol. Kabilang dito ang MOU sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Korea Coast Guard ukol sa Maritime Cooperation, Economic Innovation Partnership Program at Strategic Cooperation on Critical Raw Material Supply Chain. Kasama rin sa MOU ang feasibility study ng Bataan Nuclear Power Plant. Naku, ito napaka-importante. Ano, ha? Loan agreement sa Samar Coastal Road Project at MOU sa Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 at ang Panay Gemeras Negros Island Bridges Project. Tinabi ng Pangulong Marcos na welcome sa Pilipinas ang mga pamumuhunan ng South Korea at isang magandang hakbang ang investment nito sa bansa. The business-to-business agreements that we've signed today, encompassing sectors such as infrastructure, public-private partnerships, energy, and affordable housing, are a clear indication of the enthusiasm and commitment of our private sectors. To our partners from Korea, you have shown that business is in your blood. Investing in the Philippines at this opportune time is a fine strategic move.
Samantala, naniniwala din ang Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para palawakin paugnayan sa pagitan ng South Korea at ng Pilipinas, particular na sa strategic relationship ng dalawang bansa. Itong binigyantiin ng Pangulo sa pagbisita ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa Malacanang kung saan tinalakay ng dalawang leader ang ekonomiya, defense at maritime cooperation ng Pilipinas at South Korea. Kasabay din ito ng pagdiriwang na 75th anibersaryo ng diplomatic relation ng dalawang bansa. Punto pa ng Pangulo, lumalala ang geopolitical situation sa mundo. Kaya dapat na masabayan ito upang makamit ang pag-unlad. Today, we have finally achieved our common goal as reflected in the joint statement on the declaration of the establishment of a strategic partnership. The Philippines is committed to sustain the positive trajectory of our strategic partnership with the Republic of Korea in all our engagements and to actively cultivate collaboration in various areas of our cooperation. I would like to manifest our willingness to proactively work towards sustaining our cooperation and further deepening our unbreakable bond with the Republic of Korea. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa Korea at sa mga Pilipinong nandito sa Korea naman, at sa mga Koreang nandito naman sa Pilipinas, anong sayo? Ewan ko lang. Tres na makalipas ng alas 5 ng umaga. Para sa mga mahilig sa pizza pero ayaw mag-share. Nasa Pilipinas na ang kilalang South Korean single serve pizza na nagsimula noong 2021. Pero merong mahigit ng 100 branches. Matatagpuan ang kauna-unahang branch ito sa SM North EDSA. Alok ang iba't ibang pizza flavor. Kabilang dito ang classic cheese, sweet milk, aloha, pepperoni, sweet corn cheese, sweet potato at iba pa. Meron silang durian pizza. Kung may durian pizza, dadayo tayo dun. Sa halagang 99 pesos pataas, matitikman na ang sikat na pizza ng South Korea. Maganda umaga, Pilipinas! Pizzang kimchi. Kimchi flavor, meron? Yaw ko nun. 34 na makalipas ang alas 5. Ang balitang ito ay... 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga, binili ng mga Gokong Whey. Sa pamamagitan ng Cebu Pacific, ang boutique airline operator na AirSwift Transport Incorporated ng Ayala sa halagang 1.75 billion pesos. Ayon sa Cebu Pacific, wala namang magiging pagbabago sa flight schedule at services ng AirSwift na nag-ooperate ng flights mula Maynila patungong El Nido at mula El Nido patungong Cebu, Boracay, Coron at Bohol. Kapag naayos na ang lahat ng mga papeles, magkakaroon na ng karagdagang ruta ang Cebu Pacific patungong El Nido at Palawan. Una rito, magugunitang binili na rin ang isang bumili rin ng 152 aircrafts at 102 Airbus sa halagang 1.4 trillion pesos ang Cebu Pacific. Ako, marami-raming piloto kinakailangan dito. Naniniwala naman si Cardinal Designate na Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na hindi isang karangalan o honor ang pagiging kardinal kundi isang responsibilidad. Kasunod dito ng anunsyo na isa si Bishop Ambo sa 21 kardinal na napili ni Pope Francis. Sa isang video message, sinabi ni Cardinal David na nananatili pa rin siyang obispo ng Caloocan. Kay David, ang pagiging kardinal ay pagtulong sa misyon ng Santo Papa at ang mga gawain ng simbahang Katolika. Ang ibig pong sabihin para sa akin ng pagiging kardinal ay humihingi ng tulong ang ating Santo Papa na alalayan siya, suportahan siya sa kanyang gawain bilang Pontifex Maximus na ang ibig sabihin ay the Supreme Bridge Builder, ang tagatayo ng mga tulay na nag-uugnay sa particular church at universal church. No? Yun po ang parang gawain. Ito po ay pakikipagtulungan lamang sa ating Santo Papa para manatili ang pagkakaisa ng mga local churches all over the world as one holy Catholic and apostolic church. Una nang sinabi ng obispo na hindi niya inaasahan ang pagkakapili sa kanya bilang kardinal at inakala pang joke lamang ito noong una. Inaasahan naman formal na itatalagang kardinal si Bishop David sa Vatican sa December 8 ngayong taon. Okay, para ho sa mga suki ho natin ha, na nag-aantabay.
kay Sherwin Alparo. Pero ano yung masishare? Ang dami nagtatanong dito sa akin. Ano? Kung siya daw ba ibibiyahe patungong Amerika? Hindi ho. Lugi sa pamasahe. DSWD tiniyak na walang pamumulitika sa patuloy na pamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng AICSA at ACA program. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Tanging ang requirement sa pamimigay ng ayuda ay ang pangangailangan ng tulong ng isang individual o pamilya dahil sa ikaw sa buhay. Itong pagbibiyak ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo at cash aid ng ahensya sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation o AICSA at ng ayuda para sa mga tapos ang kita program o ACAP aniya bilang lead agency na nagtataguyod ng social protection ay handa ang Angels in Red Vest o mga social workers na umalalay sa mga mahihirap na sektor na dumaranas ng krisis. Sabi ng kalihim, sa ilalim ng AICS program ay nagbibigay ng benepisyo o assistance ang DSWD na nakabatay sa assessment ng mga social workers. Ang ACAP ay nagbibigay naman aniya ng tulong pinansyal sa mga minimum wage earners o mga manggagawa na nasa low income category at karaniwang apektado ng mga pagtaas ng bilihin o inflation. Kabilang ang naaniya dito ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino at oil spill. Paliwanag ng DSWD, ang assistance na ibinibigay ay maring nasa anyo ng family food tax o kaya ay emergency cash transfer o ECT. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal! Maganda umaga, Pilipinas! Mahiwagang tunog! 2,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog! Murag nagtingkarol man nga ka. hindi ho yan gamit sa pangluto. Check ho ninyo yung ano to, logo ho ng Agco Madrona at makikita nyo yung isang item nandun ho. Sa yung hinahanap natin isang item ay nandun ho sa logo ng Agco Madrona. Ha? Ayan. Check ho ninyo sa inyong mga website. Ha? Ang inyong mga sagot ipatala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, under slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung sasali kayo online, kinakailangan meron po kayong shearer badge. Ngayon, maghapon ho kayong magkukutingting ng kung ano-ano dyan para ma-produce yung inyong mahiwagang tunog. Pag pinawisan kayo, mag-shower kayo gamit ang shield bat soap. Maganda umaga, Pilipinas! Murder suspect naman sa Caloocan, arestado. Retali ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, maibuntag ko yung Edel. Nasa kamay na ngayon ng Caloocan Police ang lalaking murder suspect na nakapatay. Ito lamang July 10, 2024 sa Caloocan. Ayon dito kay Police Colonel Judy Doles. Natuntun nito na kagabi itong suspect na si alias Belsor, 27 years old, sa bagay nitong Dona Street sa Barangay 31 sa Caloocan. Patandaan na nag-issue ng warrant of arrest si Judge Primo Elben Sionsoma ng RTC Branch 128 sa Caloocan ng kasong murder laban dito sa suspect. Mula umano noon ay di na nakita ito suspect at kagabiga ay natuntun sa kanyang pinagtataguan. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga kay PGM Week Biloso ng GSIS. Kumusta na ho kayo, ha? Ambassador Harry Amping ng Maynila. Kumusta na ho kayo, Ambassador? At saka siyempre si Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny, good morning. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Maganda umaga din ho sa inyo, ha? Oras na para ho tayo mag-ultabayo. 5:45 ang oras sa buong kapuluan. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. Kaya po pagpasok nito sa ating katawan, ina-activate nito yung commander ng ating immune system para maitaboy yung mga toxin sa ating katawan, mapanumbalik ang lakas ng ating immune system. Ayan, ha? Kaya't nakatutulong po ito para malabanan ang iba't ibang mga sakit habang tayo ho naman ay naka-achieve din ho yung magandang tulog. Ha? Kaya sa panahon ho na matindi ang hamon sa atin ng pagod, puyat at stress, kinakailangan natin
natin mag-ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Teoxys Health Ventures. Pero kung may mga concerns pa po kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Any question under the sun na may kinalaman sa kalusugan, sasagutin din po ng ating mga medical experts. Ulitin natin, 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at CuraMed. Huwag natin kalimutan ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Mo, ang trabaho party list, tutugunan daw yung isyo ng inflation at hanap buhay. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH25. Edniel, RH52 pala. Edniel. Masusing tututukan ang trabaho party list ng mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns ng taong bayan na kaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng trabaho. Lumitaw sa dalawang survey na isa sa top choices ng taong bayan ng trabaho party list kung saan itinuring din ng mga respondent ang mga isyu ng trabaho at inflation bilang pangunahing isyong dapat tugunan. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, ang kanilang layunin ay isulong ang mga solusyong magpapatatag sa ekonomiya, magpaparami ng mga investor at magbibigay ng angkop na training para sa mga skilled worker. Naniniwala ang trabaho party list na mahalaga ang pagkakaroon ng representasyon nito sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Hindi umano sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng manggagawa, kundi dapat ding isama ang mga non-wage benefits na magpapabuti sa pamumuhay ng bawat isa. Batay sa isang survey na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, kabilang ang trabaho party list sa mahigit 20 party list groups na napupusukan ng mga botante para sa darating na halalan. Nakamit nila ay ka-21 pwesto sa survey na may humigit kumulang 1 milyong Pilipinong sumusuporta sa kanilang platforma. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 4-H number 1 Umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga po sa mga taga-Binangonan Rizal. Check nyo na yung St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Pwede nitong puntahan ng ating mga kababayan galing po naman sa mga kalapit probinsya. No, ha? Ang St. Monique Malay po ay merong townhouse model na Bianca. Two-story building po ito, two-story house po ito na merong balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos ang monthly amortization payable in 30 years. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908. Kagandahan ho nito, bukod ho sa paggising ho ninyo, lalabas kayo ng balkon, ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at saka magandang tanawin. Abay, napakalapit na po nito sa iba't ibang mga amenities dyan po sa paligid ng Binangonan Rizal. St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Ang presyo daw po ng karne at manok, ganyan din po ng baboy sa Marikeban Public Market, ilang buwan ang mababa. Pero matumal pa rin ang bumibili. Anong problema? Walang pera? O mataas ang uric? Ayaw na ng karne. Alamin natin mula kay Giselle Ricaport na RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. 2 buwan ang mababa yung presyo ng karne ng manok dito sa Marikeban Public Market sa lungsod ng Pasay. Ang 1 kilo ng manok mabibili ngayon sa 180 pesos mula sa 185 hanggang 190 pesos noon. Una nang sinabi ng United Broilers Raisers Association o UBRA na bumagsak na sa 90 pesos ang kada kilo ng farm gate price ng manok sa Bulacan dahil sa mahilang bentahan. 1 buwan namang mababa ang presyo ng karne ng baboy dito sa pamilihan. Ang 1 kilo ng laman mabibili sa 290 pesos ang kada kilo mula sa 300 pesos habang yung pata naman at yung ribs, 230 pesos ang kada kilo mula sa 240 pesos noon. Ayon sa mga vendor na ating nagkapanayam, hindi pa pumapalo ang demand sa karne ng manok at baboy pagamat pumasok na yung bear months. Pero inaasahan daw nila na pataas na yung presyuhan simula naman sa susunod na buwan o 1 buwan bago sumapit ang kapaspuhan. Karaniwan din anilang nagtatagalang mataas na presyuhan hanggang sa pagsapit ng bagong taon.
Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, ano, natutuwa ba naman sila doon sa pinamimigay mong t-shirt pagka in-interview mo sila? Abay, tuwang-tuwa sila, Kuyang Angel. Pakonsuelo na raw sa maaga nilang pagbangon para sa kanilang pagtitinda. Siyempre, care of magandang umaga, Pilipinas. Meron pa? Meron pa, Kuyang Angel. Thank you. Well, dapat yun ang sinusuot mo para mas bagay sa'yo. Di ba? Para nakapagpo-promote. Ayan, maraming salamat, Giselle. Ha? Kaya lang ang problema, Kuyang Angel, nagmumukhang bestida ko eh. Bakit naman? Hindi naman malalaki yun ah. Ante, sige, kung ka naman medyo mas maliliit. Ano bang size mo kasi? Extra small kaya yata eh. Extra small. Niyabang naman ito. Magka-size lang tayo, extra small. Duster ko na yon, Kuya Angel. Okay. Maraming salamat, Giselle. Thank you, Giselle. Ingat po kayo, ha? Yan. Si Giselle Ricoport, nag-iikot dyan sa Marikaban. Maganda umaga, Pilipinas! O nga pala, no? Ba't nga pala hindi tayo mamigay on-air ng, ano, ng magandang umaga t-shirt? Ito naman, nakasilip ka agad. Meron ka, relax lang. Bukas, sige, magdala tayo, ano, ha? O nga naman, ano? Ganda kaya ng ano nun. May picture ko. Look. Kaya wala gusto kumuha eh. Kakalabanin ni Baguio Representative Marquez Go. Ang kasalukuyang alkalde ng Baguio na si Mayor Benjamin Magalong ngayon darating na eleksyon. Opisyal na naghain ang kanyang Certificate of Candidacy si Go sa COMELEC. Baguio Office sa Baguio Convention and Cultural Center. Kasama ang kanyang running mate na si Mylene Yeranun. Ayon kay Congressman Go, bagamat mahirap ang naging desisyon, kailangan niyang tumakbo dahil hindi deserve ng mga residente ang isang korap na gobyerno. Una rito, naghain din ang asawa ni Go na si Soledad bilang representative ng Lone Congressional District ng Baguio. Samantala, sa probinsya naman ng Abra, tatakbo muli bilang gobernador si dating Abra Governor Eustaquio Bersamin. Kapatid ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito naman, dyan naman sa Abra, mga magkakamag-anak lang huy naglalaban-laban. Eh. Ayun. Pero ano, sabi ni Congressman Go, hindi deserve ng mga taga Baguio ang isang korap na gobyerno. Kung manalamin ka naman. Inamin naman ang Department of Agriculture na mabagal at kailangan ng pabilisin ang rollout ng bakuna kontra African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica, naghahanda na silang baguhin ang strategya ng pagbabakuna ng mga baboy. Isang sa mga mungkahin ni Palabrica, pagkakaroon ng sistemang palit bakuna kung saan bibigyan ng libreng bakuna ang malalaking farm, pero kapag commercially available na ang bakuna, kinakailangang ibalik ito sa DA. Sa kasalukuyan, isang mahabang proseso ng pagsusuri sa kondisyon ng baboy ang ginagawa bago mabigyan ng bakuna. Ngunit batid na higit na isang buwan ang nakalilipas na magsimula ang vaccination, pero wala pang 1,000 ang natuturuan at tanging baboy lamang ito na mula sa bayan ng Lubo at Lipa, Batangas. Ako hindi na masyado nagpo-pursige dun sa issue ng vaccination ng mga baboyan namin sa Mindanao. Alaan ako eh. Alang natira. Kumbaga sa ano eh, winalis ng ASF ang amin pong mga baboy. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating pampremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito naman si Sherwin, no? Nag-ikot ng Barangay Rojas District, Quezon City. Walang anunsyo, pero nakapanghuli pa rin. Sherwin, sino yung nahuli mong yan? Yes, ako, Angelo. Napakaswerte nitong protasan na ito ngayong umaga dahil dito sa Scout Shot ako sa may Barangay Rojas District. Nahuli natin ito si Tatay. Tatay, magandang umaga po.
patingin ang cellphone mo. Ano no? Yung kanyang cellphone. Oh. Kaya live sa DJ Rage. At palagi ko lang nanonood ng DJ Rage. Kung sinabi, pangalan nyo? Arnold Celeste po, sir. Si Arnold Celeste. Arnold, oh, palagi ko lang asunin sa DJ Rage. Sino paborito mo kanao sa tuwing umaga? Angelo Palmones po. Si Angelo Palmones! Angelo Palmones! Meron kang 1,000 pesos! Yan, atin. Si Angelo. Oh, Sherwin. Sherwin, magdala ka nga ng t-shirt bukas ha, ng Magandang Umaga Pilipinas. So, para mabigyan mo rin yung mga suki natin. Ha. Sige, bukas ha. Oh. May 1,000,000 t-shirt pa ako ron eh. Yabong. Ano nga pala, nakita ko meron kang t-shirt na Magandang Umaga Pilipinas. Oo, para lalong pumawagi si Kuya. Oh, dalawang suot niya. T-shirt ng DCRH at t-shirt ng Magandang Umaga Pilipinas. Diba? Oh, at hindi lang yan, meron din siyang Tumblr. Bumi Tumblr pa talaga, oh. Tumblr. Oo. Tumblr ng DZRH. At siyempre, meron din siyang grocery bag mula sa DZRH. Ano man sasama ko niya? Maraming salamat sa DZRH at saka kay Sir Angelo Palmones. Ayan. Saan siya kumukuha? Sherwin, saan siya kumukuha ng prutas? Sa umahango ng mga prutas nyo. Iba-iba po. Sa may Q-Mart, may Divisoria. Oo. Oh. Magkano lansones niya, Sherwin? Magkano gino ng lansones? Ayun ang lansones. Magkano gino ng lansones? Yung lansones niya mukhang galing pa to sa ano? Saan ba to, Laguna? Duko. Uy! Hala, 250? 250 pesos ang duko? Utang na loob. Duko, mahal kasi, no? Duko, mahal po yan. Mahal talaga daw ang duko. Sherwin, niya? Sa Kidapawan, sa Kidapawan City, hindi na nga binibiling duko. Kahit ipamigay mo, tinatanggihan ng mga kapitbahay. Sa dami. Oo! Sa dami ng ani. Oo, yung native dun, ha? 5 piso na lang eh. Lungkot, talaga? Oo. Oo, samantalan dito, 250. Mahakot nga dito. Ah, diyan, sige. Alam na tayo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZR H Max Malakas from March number 6, Sir Ruin Bad Alvaro, DZR H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan ng ating Quote of the Day ngayong araw na ito ay galing po kay Miguel de Cervantes. Ang sabi niya, one who loses wealth loses much, one who loses a friend loses more, but one who loses courage loses all. Kaya huwag ko tayong mawawala ng lakas ng loob. Bangon lang! 601-242 at ACS Balita. Susunod na.